Chicken oil, pare, siyempre. Chicken oil pa rin, pare. Maraming bawang, siyempre. Parang okay naman, no? May buto pa ang putik. Normal na mantika lang, pare. Maraming bawang ulit. Yun. Yan. Naubos na yung tubig. Yan ang gusto natin. Wala na siyang sabaw. Parang naparito siya sa sarili niya mantika. Mas ito yung masarap. Yung namuong sarsa. Sumentro ka. Mga ano po yung sarsa. Paminta. Mas konting green lang. Kaso nalaglag lang lahat. Pwede na yan. Live pala tayo sa Instagram ngayon habang nagluluto. Ayan, meron tayong mga inaanak dyan. Kaway-kaway kayo, batiin nyo nanay nyo. Chicken oil, pare. Chicken oil pa rin, pare. Ito gagamitin natin mantika sa adobo natin kanina. Ayan. Bawang syempre, marami ulit. Suka. Oop, konti lang. Konti pa. Dahon ng laurel. Brown sugar. Yun.
Yun, sarap po. Okay naman, no? Tikman na to. Ayun natin sa kanin. Yan. Bago ko pala isubo to, may mga inaanak pala tayo dyan. Yan. Kamusta kayo, mga inaanak? Naka-live tayo sa IG ngayon. Habang nagsushoot. The perfect bite. Sarap. Dito naman tayo next. Adobo sa patis na tinuyo. Na parang pinirito na siya. Sausaw natin sa suka. Ang sarap. Last dito sa chicken and pork adobo na matamis. Uy. Oh. Lagyan natin yan dyan. Kuha tayo ng sarsa dun. Lalagay natin dyan. The perfect bite, pare. Tikman natin, pare, yung manok. Pare, oh. Okay naman. So tatlong klaseng adobo nga yung ginawa natin, 'di ba? Mga pinaka basic na variation ng adobo. Adobo sa gata, adobo na tinuyo yung sa patis. And adobong matamis na chicken pork adobo, 'di ba? Lahat sila merong isang underlying flavor, pero pag tinikman mo sila, alam mong magkakaibang dish talaga sila. Iba talaga yung lasa nila pare-parehas. Kasi syempre doon sa gata, dahil dalawang addition nga yung gata na nilagay natin, meron siyang latek na lasa, yung cooked down na gata and yung fresh na gata, yung creamy. So nangingibabaw talaga yung lasa ng gata. Dito naman sa ano natin, chicken and pork adobo na matamis natin. Ito feeling ko yung malapit sa alam natin na lasa ng adobo, 'di ba? Ito naman, ito para sa akin, yung adobo sa patis sa spinirito natin. Very very interesting talaga siya. Kasi pasok na pasok talaga yung lasa niya. Tapos technically, dalawang beses natin siya nilagyan ng maillard, yung searing kanina, tapos yung prito sa huli, 'di ba? Tapos pag sinausaw mo sa suka, kinain mo, ang sarap niya na para siyang ano, parang lechon kawali yung dating, hindi ganun yung lasa, pero andun yung vibe. So feeling ko tuloy, itong adobo sa patis natin na tinuyo, mas more on prito siya kesa braised, 'di ba? Pero ang galing eh. Kasi while yes, lahat tong nilutong dish natin ngayon ay pare-parehas adobo, ang layo ng lasa nila sa isa't isa. Sobrang layo talaga. Ito actually yung parang ano ko eh, parang preview ko sa isang mas mahabang adobo vlog. Pero ang hirap pala eh. Ngayon palang naisip ko na eh, na mahirap siya eh. Kasi anday mong kailangan bagay na i-cover eh. Pero gagawin pa rin natin yan, di ba? So yung mga gusto magluto dyan, I suggest i-try nyo to. And wag na wag kayong matatakot mag-try na kung ano-ano pagdating sa adobo. Kasi dito, kung ano-ano na pinaglalagay natin eh, basta nandun yung suka and bawang,
Feeling ko pwede mo na siyang i-consider na adobo eh, 'di ba? Baka pwede siyang paglaruan pa bukod sa kung ano 'yung alam natin ngayon, 'di ba? Patuloy tayong mag-evolve ng mga current na dish na meron tayo, 'di ba? Nga pala, kung nagtataka kayo kung bakit nandito 'to, kasi naka-live nga tayo sa Instagram uli ngayon. Kasi ako nga lang mag-isa nag-shoot eh, medyo nalulungkot ako kasi walang kasama. So andyan sila. Andyan sila mga inaanak, mag-hi nga kayo. 'Yan. 'Yan 'yung mga nanonood gabi-gabi 'yan. Gabi-gabi tayo halos live sa Instagram, 'di ba? Pero 'yun nga, napakadali magluto ng adobo, napakasarap. So I suggest i-try niyo 'to, 'di ba? So ayun, okay naman. Tapusin ko na 'to. Okay. That's a wrap. Tapos na tayo.